So this will be our last example for first come first serve. So papakita naman natin dito, what if merong mga idle time yung process? Ibig sabihin, merong mga times na yung CPU natin is walang ginagawa or walang pinaprocess. Okay? So dito, meron pa rin tayong limang process na given, but kung makikita nyo sa arrival time, walang dumating nung time zero. So dito, again, yung Gantt chart mo, kahit walang dumating yan ng time zero, kailangan time zero pa rin yung mag-start. Okay? So ibig sabihin, ito yung binuksan mo yung computer system mo. Okay? Dahil wala siyang ginagawa nung time zero, hanggang nung may unang dumating na process, which is time 3. Ito yung pinakamaaga, time 3. So at time 3, so doon pa lang siya merong ginawa. So from time 0 to time 3 mo, idle time yan. Okay, walang ginagawa yung computer system mo. Unang dumating dito is si P4. Dahil siya lang yun nandito sa ipaprocess na natin siya. Okay? So burst time niya is 3. So matatapos to at time 6. Okay? So tapos na yan. Next one, time 6. So wala pa din kasi yung next na darating ay time 8. So ibig sabihin na naman, from time 6 to time 8, idle time na naman yan ng computer system mo. Wala na naman siyang pre-process. Okay? At time 8, nandiyan na si P2. Siya lang yung laman ng RAM mo at this time, siya lang yung ipaprocess mo. Or siya lang yung ipaprocess ng CPU mo ngayon. Okay? Automatic, pasok na yun dito sa Gantt chart. Okay, so next one, burst time niya is 4, so mag-end to at time 12. So yan, so tapos na to. Now, at time 12, ayan, dumating yung P1, also dumating na rin yung P3. Okay, meron lang dalawang process sa RAM mo. So sino ngayon yung ipaprocess ng CPU mo? So technically, dito, ipaprocess ng CPU natin yung pinakamaagang dumating sa dalawa. Okay, mas maaga si P1. So siya yung mauuna. Okay, so bakit again si P1? Kasi siya yung pinaka earliest arrival time. So using first come first serve, sinecheck natin sino yung pinaka maaga yung arrival time. Okay? So burst time niya is 5, so mag-end to at time 17. So at time 17, so tapos na si P1. So nandiyan pa rin si P3 and si P5 dumating na. Okay? So again, mas unang dumating si P3 over kay P5. So P3 may ipaprocess natin. Burst time niya is 4, so mag-end to ng time 21. At time 21, P5 na lang. So tanggalin na natin siya. So we have P5. Pasok na natin to dito. Burst time niya is 5. Mag-end to ng time 26. Okay? Check natin yung utilization kasi dito mag-reflect yan ngayong may idle time. Okay, so CPU utilization natin. Ayan. So check natin. So summation ng burst time over total end time. Okay, so for this one, summation nito or sum nito is 21. Ayan. Over yung total end time mo, kaduluhan ng Gantt chart, over 26. So times 100. So, ilan to? So, check natin. Okay, so in this one, so we have 80.77. So, ibig sabihin is, hindi natin properly utilize yung computer system natin. Meron tayong mga idle time. Merong 20, most likely 20% na time na sinayang natin o hindi natin nasulit yung resources ng computer system natin kasi walang ginagawa yung CPU mo. Okay? Next naman, so check natin yung turnaround time and waiting time. Ayan. So, end time ngayon ni P1 is 17. Okay, so P2 is 12. P3 is 21. P4 is 6. And then P5 is 26. Okay. So, end time minus arrival. So, this will be 7.
And then we have 4. Then we have 9. We have 3. And then we have 11. Next one. So turn around minus burst time para makuha natin yung waiting time. So this will be 2. We have here 0. We have 5. We have 0. And then we have 6.